Happy Monday, mga mare. Monday ng gabi po yan ang maisipang iluto ni Jowa yung pesto, pasta. Nakita na kasi yung binili kong basil leaves sa Walter Mart nung Saturday. Baka daw masira pa. So, ayan po yun. Ibe-blender niya yan. And then, hinaluan niya ng kasoy nuts, parmesan, at saka garlic. And kaunting olive oil. Parang natakam ako sa kasoy nuts kasi yun pa ako yung nilagay niya. Kaya humingi ang lola mo. Parang ayaw pa akong bigyan ng una. Ang pang-alternate nga daw dyan, pwede naman yung normal na manilang, yung like yung sugo. Ayan. Ayan po, at ipe-blender na niya para daw madurog. Habang bine-blender nga niya, amoy na amoy yung aroma ng basil leaves. Mas masarap daw talaga kapag fresh na basil yung ihahalo sa pesto. Yung pangkaraniwang hinahalo kasi yung ano na, yung dried, yung nabibili. And since wala naman kaming ganun, at yun yung tinry namin nung unang nagluto siya niyan, kaya fresh basil po yung binili ko. And then next po niyang ginawa ay ayan, hindi ko alam kung ano yung kulay yellow na yon dahil lumabas lang ako saglit, ganyan na. Hinaluan niya ng iba't ibang herbs, ang nakilala ko lang yung laurel at saka yung thyme. And then hiniwaan niya ng isang malaking sibuyas. Yan pong hinuhulog niya na yan, fresh milk po yan, yan yung parang magsisilbing sauce. May star anise din pala yan. At pagkatapos po niyang ilagay yung isang buong fresh milk, halu-haluin lang daw hanggang sa lumapot. Ayan po, at lumipat kami sa kalan sa baba dahil naubusan kami ng gasol. At ako na po ang nagluto niyang pasta. Ang hirap ng ginawa ko, diba? At least may participation ako sa niluluto niya. Ang tawag pala dun sa sauce kanina, bechamel sauce. Meron palang nabibiling ano na, yung nakapak na, pero siya ginawa lang niya. Ganon din daw naman ang lasa kasi pinatikim niya sa akin. Meron kasi nadala dyang isang pack na maliit lang na bechamel na pinatikim niya sa akin. Same lang, mas masarap pa nga yung ginawa niya. Balik tayo sa pasta ko. Ayoko mapahiya dahil baka mamaya yan lang niluto ko eh malabog pa o kaya mahilaw pa o kaya magdikit-dikit pa. Lumabas siya dyan eh. Nung lumabas siya, hinalo ko ng hinalo. Kasi ayaw niya nung halo ako ng halo eh. At ayaw rin pala niya nang hinahati yung pasta. Ayan po, hindi ko alam kung paano malalaman kung malambot na, kaya siya na naman ang nakialam. After maluto ng kanyang bechamel sauce, sinala niya kasi para mawala yung mga nilagay niyang herbs-herbs kanina. After ng salain yon, kinuha na niya yung noodles, yung pasta, at malalabog nga daw, siya na rin ang nagsalin. And then naghiwa na siya ng sibuyas para dun sa panggisa niya. Akala ko nga ano, hindi na siya magigisa kasi, di ba, nagawa na niya yung sauce. And then, na-blender na rin niya kanina yung ano, basil. Yung pala magigisa pa rin siya. After niya maghiwa ng sibuyas, siniwanan niya yung mga sahog, yung bacon, yung mushroom. Hindi siya naghiwa ng bawang eh. Hindi yata siya gagamit ng bawang dyan. Nasunod pa, nagpainit na siya ng kawali at naglagay siya ng olive oil para ifa-fry niya yung basil leaves na tinira niya kanina. Yung hindi niya sinama dun sa blender, pang-garnish daw niya yun dun sa ibabaw. So healthy daw yan kasi olive oil naman yung gamit and fresh leaves yan. Pag medyo ano na nga daw, yung crunchy-crunchy na, yung matigas na yung ano, dahon, okay na daw yung pwede na hanguin. Kala ko dati fresh leaves lang na hindi na ginaganyan yung ginagarnish niya sa ibabaw kasi nung gumawa siya nung nakaraan, ganun yung nakita kong nakalagay. Hindi ko kasi nakitang finry niya yung dahon. Ayan po, magigisa na siya. Hindi ko na nakita nung nilagay niya yung ano, sibuyas. Hindi niya kasi ginisa ng lahatan. Kaya may natira pang ano doon, mushroom at saka sibuyas. Per serving yung ginawa niya. So, kada serve, gisa ganun. Kaya tignan niyo, konti lang po yung noodles at konti lang yung ginamit niyang panggisa kanina. Ganun pala sa hotel. Kapag nag-order ka sa, halimbawa nasa buffet table tayo at nakita mo may pasta, mag-order ka ng isa. Ganyan yung isang serve. Noon pa lang nila talaga lulutuin. So, ganun yung ginawa niya dito. Sabi ko nga, hindi pa niya sinabay-sabay kasi hindi pa naman kakainin yung iba. Papamigay ko lang. Kinabukasan pa nga, makakain ka ako. After niyang initin yung pasta dun sa pinagkisahan niya kanina nung sibuyas, nilagay na niya yung basil na yung binlender niya kanina. And then nilagay na ng paminta para dun sa konting pampalasa. Although may timpla na yan. Pag medyo matabang daw, lagyan lang ng pepper at ng iodized salt. Eh, okay na. Shala na yon. So, ayan po. Almost luto na. Kaya, sinerve na niya dun sa isang plate para daw matikman muna. Ang bango ng amoy. Nakakatakam. Grabe. So, ayan nga. Sino kaya ang unang maswerteng makakatikim ng pesto pasta ni Tibo?
Nilagyan na niya ng parmesan sa ibabaw. And then, nalagyan na niya ng garnish. Yung parsley na binili ko sa Walter, hiniwa niya. Ayan po yung nilagyan niya dun sa ibabaw. At saka lalagay yung pinray niya kanina na basil leaves. Lalagay niya sa ibabaw. And then, okay na. Luto na po. Ready to serve na. Parang para ka lang kumakain sa hotel. At nag-order ka sa kanina isang order. Ganyan yon. Ganyan daw itsura. So, ayun po. Pwede na natin tikman. Kain tayo, mga mare. Pero hindi po ako ang unang nakatikim niya. Nilagay ko dun sa mesa, dun sa daob. And then, nagsalang kasi siya ulit. At ano, ayoko nga iwanan dahil i-video ko nga. Natapos na naman niya yung isang luto. So, ilalagay niya dun sa mga microwave bago na nakahilera na ipapamigay ko. So, ayan po. At sinasali na niya. Ang unang nakatikim, I see. Sarap! Okay siya. Dalawang chest, tapos yung ano, upper. Huwag muna tayo dito ng gamit. Ah, ano kaya, Mikol, kung huwag na mag-anap ng shop, tapos ako nag-explore na to. So, yun lang po for today's video. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Bye-bye.